Dahil masama ang panahon ngayon dito sa amin, mga meses, han, ay ako hindi makapag-vlog. Kaya maigi pa ay ako'y samahan na lang ninyo buong maghapon. Maagap nga akong gumising ngayong araw, mga meses. Nag-alarm pa nga ako ng 5:45 a.m. pero bumangon ako ng 6:30 a.m. At pagdungo ko dito sa bintana, ay ako'y napaisip. Ako bagay nasa Tagaytay, mga meses, at makapalang fog. Ates, ay baka itong aking kabahay ay nagdidikit lang ng uling. Sinong mag-aakalang alas 6 pa lang ng umaga'y sinusundo ka na ni San Pedro? Hala nga? Ito nga pala, mga meses, ang isa sa aking mga kabahay, si Carding. Alas 3 pa lang ng umaga ay gising na at naglalaban na. Ganyan siguro talaga pagka matanda na. Ito nga pala, mga meses, ang aming simpleng kubo. Dito na kami nagkukuse at dito na din kami nakain. Kaya yung kusina namin sa loob ay pagigiba na namin. Baka kayo nagtataka kung bakit madaming ilaw dito sa aming kubo. Ay di bagat ako'y pirming nagbablog dito? Ay kailangan ay maliwanag, mga meses, para pag ako'y pinanood ninyo ay maliwanag din. Maiba ko, ito naman palang mga kawayang ikinabit dito sa kubo ay mga sariwa at uha ay binubukbok na. Kaya ang mangyayari, ma, ipaayos na naman. Ngayong umaga ay magpipirito kami ng boneless bangus na ibinabad sa suka na may Ricardo. At dahil tulog ang mantika ay di ilalapit namin itong container dito sa tungko at ng madarang. Habang nagkukuskus ng kaldero si Carding ay ginising ko muna itong si Chong A at kami bibili ng karagdagang pangulam. Bayan pa nga ang isa kong kabahay, si Ili, katatapos magsipilyo at maghilamos ng kanyang mukha. Good morning. At dahil kami hindi pa makaalis at naulan, ay pinakain ko na muna itong mga alaga naming kuneho. Binigyan ko na din ng tubig at baka mga hirin ay mapupusan. Kahit natagiti pa ng kaunti, ay kami lumabas na ni Chong at anakin na may walang balak tumila. Paalis na sana kami ay bigla namang lumurok na naman ng ulan. Iyo, hapapaanhin na, mga meses. Nakabili nga pala kami ng talong, hotdog, siling labuyo para sa sausawan at isang latang lanchon meat. Hindi! Masarap kumain kung walang sausawan. Suka na may bawang at sili para sa bangus. At toyo na may sili at piga ng kalamansi naman para sa talong. Tapos ay magpipirito din kami ng binating itlog na may budbud ng kaunting asin at paminta. Maya-maya ay dumating na ang kauna-unahan naming bisita ngayong araw. Si Gandara, ang pinakamagandang nilalang ng Barangay Agos-Agos, Infanta, Quezon. Handa na ang lahat. Kata na, mga meses, at kakain. Pasado alauna na, hindi pa rin kami nakakapananghalian. Nalipasan na kami ng gutom at lahat-lahat ay hindi pa dinatila ang ulan. Ay kahit na ulan pa ay kami lumabas na ni Chong at makapaghanap na ng mauulam. Pagkagana itong malamig ang panahon, maigi ang ulam ay may gata. Kaya kami nang hingi ng gabi dito kay Aling Jasmine. Maigi na lang at nasa huwis yung magpahingi. Ay kung wala, ay mo, tamong ikay pahingi. Sa makatuwid ay kami nakabili ng tambakol at siya naming ilalahok dito sa gabi at kami magluluto ng tinuto. Sabi ni Lula noon ay huwag daw maingay kapag nagluluto ng tinuto at kakate. Ate, sa kinalaon ay naalman ko yun naman pala, hindi totoo. Ayaw lang ni Lulang kami magingay pag siya nagkukuse at siya naabala. Olive oil nga pala ang aming gamit kapag kami nagigisa. Ganayon talaga, meses, kapag mayaman, ano ka baga? Igisa ang sibuyas, isunod ang bawang, lintik, isabay na nga patiluya, at yun na may ganayon. Haluin pa counterclockwise, aridin namang pa clockwise, depende sa iyong trip sa buhay. Ilagay ang hiniwahiwang dahon ng gabi, isunod ang mga paklang, ibuhos ang ikalawang gata, pagkalipas ng 7 taon ay ibuhos ang unang gata. Sa wakas, alas 5:15 ng hapon ay luto na ang tinuto. Nakatipid kami ng isang kain sabay ng tanghalian at hapon.
hapunan. Katanauli mga meses at kakain, ilabas ang mainit na kanin at siguradong mapapahagot na naman ang kain.